Melanie, pare ka ba kayo ng version ng story ni Hubby? May kulang. Ano yan? Eh kasi pag lalaki, marang, meron silang ano? Short-term memory loss. Yes, parang ganyan. So totoo ba yung nagda-move siya sa'yo, nakilala ka na daw niya, pero first time ka pa naman niya nakilala? Nakita niya ako una, hindi ko siya nakita that day. So tumitingin-tingin pala lang siya, ganyan. Interview niya yun eh, bago sila maging banda sa Filipino restaurant na yun. So yun, tapos nagintay siya. Pagbalik ko, 3 weeks ata yung inintay niya eh. Doon niya na ako nakita. Nagpakilala siya kasi kumanta muna raw siya. Bago siya nagpakilala, sabi niya. Yeah. So ikaw, nabighani ka kaagad? Ang pogi. Tapos ay kong gandang boses, sabi ko. Yeah. Haba na yun mo ha. Wala na, noon lang yun. Noon yun, no? So after nitong pagkikita niyo, medyo nalungkot na kasi pauwi na siya ng Philippines. US pala. Pero meron ka palang souvenir na nadala galing Japan. Anong souvenir? Yung panganay na. Pero dito mo sa Japan nalaman na you were pregnant or nung bumalik ka na sa Amerika? Alam na namin na buntis sa Japan palang. Bumalik ka ng US. So paano yung relationship niyo? Pabalik-balik ka lang ng Japan? Ganun, pabalik-balik. Ang hirap. 10 years kasi yun eh. Pabalik-balik. Bakit ka natagalan para sumunod ng Amerika si Steven? Actually, talagang gusto ko dun. Gusto ko talaga sa Japan. Talagang gusto kong dun kami. Eh, kaya lang, binigyan niya ako ng ano, ng ultimatum. So ano yung ultimatum? Kawawa yung mga bata. Sabi ko, parang di na normal. Parang mag-asawa tapos magkalayo tapos yung mga bata bihira mo makita, parang sabi ko ayaw mo talaga ba rito, sabi ko, kung ayaw mo maghiwalay na lang tayo, sabi ko sa kanya. Ay, siyempre natakot. Ilang anak na yon nung panahon na yon? Dalawa na yun eh. Dalawa. Lahat yun made in Japan. Thank you for watching Magandang Buhay. For more videos, please subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.